Inatawad na ng kanyang mga magulang ang batang nag-viral sa social media matapos bumili ng online games na nagkakalaga ng 100,000 pesos. Mga magulang na ngakong tututukan ang aktibidad ng kanilang anak. Si Claudette Loreto na PTV Davao sa detalye. Rise and shine, Claudette! Viral sa social media ang istorya ng 8 taong gulang na bata mula sa Davao City na bumili ng online games na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. Ayon sa kanyang mga magulang, gustong maging robotics expert ng kanilang anak na si Tais Loxin, kaya't nahilig din ito sa mobile games. Ngunit laking gulat na lamang nila sa hindi sinasadyang online transaksyon ng kanilang anak gamit ang debit card ng kanyang ama. First transaction was in December 28 and then January 1 o January 2. Pag total na kuusab tanan, pag ano na mo sa iyahang account kaysa iyahang itong Google Play, 100,000 plus. Sa pakikipag-usap nila kay Tais, inakala din umano ng bata na libre ang mobile games. Ipinaintindi na ng kanyang mga magulang kay Tais at sa kakambal nito ang pangyayari at humingi na rin ito ng tawad sa kanyang nagawa. Dili na siya muundang uhilak. He was able to really understand na it cost a lot. Kaya na ay non-following of instructions, okay. Na ay disobedience. Mm-hmm. So, dito na siya mura ganig. I'm so sorry, love. Love man iyang tawag sa iyang sila duwa sa ilang papa na siya na I wouldn't do it again. Mas tututukan na rin nila ang online activities ng kanilang anak upang hindi na maulit pa ang naturang pangyayari. So, discipline aside is that you're just given an hour a day na buhato na. Other than that, dili na ka pwede mo touch sa phone. And then, within that hour nga gamitin mo ang phone, mommy or ako should be there. Niligyan na din ang passwords ang kanilang gadgets. Sa ngayon, nagpadala na rin anya ng email ang pamilya sa online store na binilhan ng mobile games si Tais upang malaman kung maaari ba sila makakuha ng refund. Mula rito sa Davao City, Claudette Loreto para sa Bayan.